evening, CFL Philippines. Good evening, CFL International. Welcome to our May 2021 Community Teaching Night. And I'm Brother Paul Gonzalez from Cluster 3. And I'm Sis Rose. We have been in the community for almost 28 years now. And currently serving as chapter leaders in Camp Grasar, Quezon City. Our topic is Mary, the Evangelizer. The talk focuses on Mama Mary in the year of Missio Agentes, the mission to the people to bring the good news of salvation. To lead us in our opening prayer and worship, let me call on our vibrant chapter head, Brother Jojo Junio, together with the CFL Cluster 3 band. Singing praises. Good evening, brothers and sisters. Ako po'y nagagalak na makasama kayo ngayong lahat upang ilid ang ating community teaching night into worship at para sa ating opening prayer. Bago po ako magsimula, nais ko pong ipakilala ang aking pamilya. Ako po si Brother Jojo Junio, mas kilala ang aking pamilya sa tawag na Barangay Junio. Dahil biniyayaan po kami ng Panginoong Diyos ng 7 anak. At siyempre, hindi po magubuo ang Barangay Junio kung wala po ang aking kapitana, ang aking gabiyak, ang aking God's gift, si Ellen. Magandang gabi po sa inyo lahat. I would like to share a story. Many years ago, I know one person who thinks that he is a good, proud, and a self-righteous. He doesn't need a community like CFL. Kasi ayaw niyang ibahagi yung kapighatian at saya ng kanyang buhay sa ibang tao. Dahil sa kanyang paniniwala na he can face and solve the problems on his own. Kasi nga, pagkakakilala niya sarili niya, siya ay mabait, masipag, mapagmahal na asawa, at ama ng tahanan. At sa tingin niya, yun yung tamang posture of a responsible father. But the time came that God called him to be part of Catholic community. He realized the beauty of interaction with other people and used them to serve the Lord. He began to serve through the PID ministry, or yung Family Enrichment and Education Ministry na kung saan pinag-uusapan kung paano pangangalagaan ang mga members na ipinagkatiwala sa kanila, paano mo pahalagahan ang buhay, at paano mo poprotektahan ang buhay. Pinag-uusapan na tinatalakay din ang maraming puwersa na sumisira sa pamilya na nagiging dahilan para mawala ng halaga ang buhay at makontrol ang pagdami ng populasyon o ang tinatawag nilang New World Order. Mga kapatid, the story of a young man I told you before, isang taong mayabang at magaling at nagsasabi na he doesn't need a community like this. Ako po yun. Sa tingin ko, hindi ko kailangan ng ganitong community. Mas pinili ko noon na maging workaholic. Akala ko, ang pag naibigay ko na yung mga material needs nila, period yun na. Napakalaki pala ng aking pagkukulang sa kanila. Kanilang personal, emotional, at higit sa lahat yung spiritual na ilang pangangailangan. Dahil madalas na hindi na ako nakapagsisimba. Dahil ang aking isip ay nakapokus lamang sa material na bagay. At sa tingin ko, yun yung tama. Thank God and thank to my wife because she doesn't stop praying for me to enlighten, to be part of a Catholic community for married couples. I really honor my wife dahil siya yung unang nag-evangelize sa akin. Sa tingin ko po, kung hindi niya ako kinulit, dahil nga po siya ilikas sa kanya yung pagiging makulit, she persevered in prayers for me and endured all the trials and pains that I gave her. Di ko po magagawa na magsalita sa ganitong pamamaraan kung hinadlangan ko ang aking kabiyak dahil siya po ang first evangelizer ng Barangay Junio. Sa ngayon, ang aming pong 7 anak ay parte na rin ng community. At ginagamit ng Panginoon upang maglingkod sa bawat ministry na kanilang kinapapalooban. Tunay nga po na napakabait ang Diyos. Hindi niya kami binitawan ni sinukuan sa lahat ng pagsubok na aming pinagdaraanan. Kaya po ngayong gabi, I invite everyone, nasamahan niyo po ako at ang aking pamilya. Just like the saying, as for me and my household, we will serve the Lord. Let us rejoice because He is our hope. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Let us worship our God.
I rejoice in you, my Lord. I rejoice in you, my all. Never ever will I feel strongest in my heart, oh, you are ye. Salvation, I'm deeper in my frame. His mercy is everlasting, his love knows no end. The way that leads believers through the seven stream, the light that flows within me, the holy rope I need, all I need, all I need. I rejoice in you, my Lord. I rejoice in you, my hope. Never, ever will I feel as long as in my heart, Lord, you are me. I rejoice in you, my Lord. I rejoice in you, my hope. Never, ever will I feel as long as in my heart, Lord, you are me. You are here. Heaven's grace is marvelous. Believers sing with joy. The hope the world rejoices. The only one to give. Blessed will his faithfulness. Blessed will his peace. Truly, Lord, you are the hope. The only hope in me. All in me. All we need. I rejoice in you, my Lord. I rejoice in you, my hope. Never, ever will I hear the songs in my heart, Lord. You are me. I rejoice in you, my Lord. I rejoice in you, my hope. Never, ever will I hear the songs in my heart, Lord. I rejoice in you, my Lord. I rejoice in you, my hope. Never, ever will I hear a song that's in my heart, Lord, you are me. I rejoice in you, my Lord. I rejoice in you, my hope. Never, ever will I hear a song that's in my heart, Lord, you are me. You are me. Comprehend as you
your eternity in me. Nations dream and angels sing, Jesus reigns. And every knee bows down. You're the hope of the earth. You are my hope, my hope. You are my strength, my strength. You're everything, everything I need. You are my hope, my hope. You are my life, my life. You are my hope. Salamat Lord ang aming pong ibinabalik sa iyo Lord God sa gabing ito Lord God sa walang sawa at patuloy mong pagbigay sa amin ng gabay at patnubay o Lord God. Thank you Lord God for taking care of us, for taking care of our needs, especially when we needed you most o Lord God. We praise and thank you Lord God for always providing food on our table o Lord God, for giving us shelter o Lord God, for healing the sick members of our family and our community o Lord God. Marami pong salamat Panginoon sa mabuting balita, Lord, na patuloy mong inihatid sa amin, O Lord God. And Lord, as we continue to praise and thank you, Lord God, we would like to ask for forgiveness, Lord God, for all the things that we have done, for all the things that we failed to do, to honor you, to worship you, O Lord God. Patuloy po namin itinataas at dinadalangin, Lord God, sa gabing ito, Lord God, yung aming pong mga kapatid na may mga karamdaman, O Lord God. Continue to touch them, Lord God, with your merciful and powerful healing hand upon, Lord God. We also lipan to you, Lord God, yung aming pong speaker, Lord God, yung aming pong share, O Lord God, na Panginoon, yung mensahe na ipararating mo, Panginoon, gamit sila, O Lord God, ay patuloy, Lord, na naming maunawaan, O Lord, give us wisdom and knowledge, O Lord God. Good signal, O Lord God, upang ang aming pong mga kapatid ay makasama namin sa gabing ito virtually, O Lord God. Again, Lord, we continue to lipan to your community, O Lord God. Ikaw na po ang bahala sa amin, O Lord God. All this, O Lord God, we ask and pray through your Son, Jesus Christ, who lives and reigns with you together with the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. O glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and shall be, world without end. Amen and amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Give thanks to the Lord, invoke His name. Thank you, Brother Jojo, for the powerful prayer and the CFL Cluster 3 band. To begin our community teaching night, let us once again watch the very inspiring video on the 500 years of our Christianity.
stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift, our mission. Totally yours, we give ourselves. Faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Go where the sun rises above the hills. Share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way. Spread the fire of mission for the Lord. We stand before the grand horizon. 500 years of faith, grateful today. We bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves. Faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. We are gifted to give and live our gifts. Mercy, compassion, justice and peace. The sign the world today will come to believe is the love we have for one and all. We bear the gift of mission. Mercy, compassion, justice and peace. We sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako. Hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay na mitlugod. Lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo. Katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniwala ang mundo. Pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya. Salamat,
salamat, Panginoon. 500 taong biyaya. Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Naririto, handa kami, Panginoon. History of our faith as Catholics and as a community. We hope it serves as an inspiration to all of us as CFL evangelizers and missionaries. Wow, that was great! Tonight, we're very fortunate to have with us a very good speaker to talk about our mission, exemplifying Mama Mary as the first and true evangelizer. Please join me in welcoming our speaker for tonight. He is the Apostolic Administrator of the Archdiocese of Manila, Most Reverend Bishop Broderick S. Pabillo. Ngayon po ay nasa taon tayo ng Missio Agentes, pagmimisyon po sa mga hindi pa mga Kristiyano. At pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa gawain ni Maria ngayong taon ng Missio Agentes. Mary in the Year of Missio Agentes. Alam naman natin ibig sabihin ng Missio. Mission, agentes sa mga tao, pagdadala ng mabuting balita sa mga hindi pa nakakatanggap nito. Ibig sabihin, sa mga hindi pa Kristiyano. Yan pong ibig sabihin ng agentes. Kaya Missio Agentes ay pagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga hindi pa nakarinig nito. Isa pang salita na kaugnay sa missio or mission ay evangelization. Ganun din po, ibig sabihin ng evangelization ay pagdadala ng good news. At alam po natin, isa lang ang mission. Ang mission ay walang iba kundi si Jesus sapagkat siya ang good news. Pero nagkakaroon po tayo ng tatlong targets para sa iisang misyon na yon. Ang unang target po natin ay ang mga Kristiyano na. They need pastoral care to maintain and deepen their faith. Kaya ang mabuting balita ay patuloy nating ipinapahayag sa mga Kristiyano na upang mas mapalalim, mas palawak ang kanilang pananampalataya. Pangalawang grupo ng mga target natin ay yung mga Kristiyano na ngunit hindi na ngayon nagsasabuhay ng kanilang pagiging Kristiyano. They have been baptized but they no longer go to church. Hindi na sila nagdadasal
Ang iba nga hindi na naniniwala. Kaya ang kailangan nila ay re-evangelization. I-evangelize uli. Ipahayag uli sa kanila ang mabuting balita. Kailangan nating buhayin uli ang apoy ng pananampalataya to rekindle their faith. At ang pangatlong grupo ng pagmimisyon natin ay yung hindi pa nakakarinig kay Kristo. O kaya narinig na nila si Jesus, ngunit hindi pa nila tinanggap si Jesus sa kanilang buhay. Yan po yung missio ad gentes. Kaya kailangan nila ng first evangelization, first announcement of the good news. Kahit na po 2,000 taon na ang mga Kristiyano sa mundong ito, ngayon po, out of 7 billion people, 2 billion lang ang mga Kristiyano. Kasama na dyan ang Katoliko, ang Protestante, ang mga Orthodox. 5 pa ang hindi nabinyagan, ang hindi nakarinig kay Kristo. Kaya more than 70% pa ng mundo natin ay kailangan abutin ng pananampalataya. Kaya kahit na 2,000 taon na, parang nagsisimula pa rin tayo sa ating trabaho ng evangelization. Ngayon po, tingnan natin ano yung papel ni Mama Mary tungkol sa gawain ng pang-evangelize. Masasabi po natin na si Mama Mary ay the first evangelizer. Anong ibig sabihin ng first evangelizer? Maaring ibig sabihin yan, chronologically, in time, siya ang unang nagpahayag. First, in the sense of the first one to evangelize. Chronology. Pangalawa, first, ibig sabihin din prominence. The foremost, siya ang pinakamodelo ng pag-i-evangelize. Kaya si Maria ay first evangelizer, siyang naunang nagpahayag na mabuting balita, at siya rin ang halimbawa paano magpahayag ng mabuting balita. The foremost evangelizer. Masasabi natin, Mary is the first to hear the good news. Totoo, kung ang good news ay si Jesus, ang siyang unang nakarinig na si Jesus ay dumating na. Nasa kanya na si Jesus. At yan po yung announcement ng angel Gabriel, Archangel Gabriel sa kanya. At tinanggap niya ang announcement at ang anak ng Diyos ay nagkaroon ng laman sa kanyang sinapupunan. She was the first one to accept the good news when she said her yes, her fiat, let it be done to me according to your word, yung sagot niya sa anghel. At diyan na nagsimula na siya'y naglihi at ang anak ng Diyos ay nagsimula na maging tao. Kaya siya ang first, no, na talaga nakatanggap ng good news. At pagkatapos na matanggap niya ang good news, she went in haste, nagmadali siya, na pumunta sa kanyang pinsang si Elizabeth. Narinig po niya ang sinabi ng anghel na walang imposible sa Diyos. Kung kaya ng Diyos ng isang babaeng matanda, isang babaeng baog, ay mabuntis, at si Elizabeth ay 6 na buwan ng buntis, kaya din ng Diyos ng isang birhen ay maglihi. Kaya nung mabalitaan ito ni Maria, agad-agad pumunta siya sa kanyang pinsang si Elizabeth. So, she was the first missionary to bring the good news, the first evangelizer. Kaya nga dito makikita natin nagmamadali siya. Hindi siya nag-antay, no, na ibahagi ang kanyang tuwa, ibahagi ang kanyang joy o bringing the good news. At ito po yung mapapakinggan natin sa sinabi ni St. Luke chapter 1, verse 39 to 41. During those days, Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah.
where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leapt in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. So, yan po, pag i-analyze natin, paano naging evangelizer si Mama Mary? Tuloy po natin yung pagbasa pa rin. And then, she heard in a loud voice and said, "Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me?" For at that moment that the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leapt for joy. Blessed are you who believed that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled. Yan po yun ang ating napakinggan. Kaya dito makikita natin ang characteristics ni Mama Mary bilang isang evangelizer. Anong ginawa niya bilang isang evangelizer? Una po, she went in haste. She was prompt. She went out of her way. Talagang nagmadali siya. Hindi pa nagpapasabukas. And sinadya niya na pinuntahan si Elizabeth. Medyo malayo-layo din yun. Mga 3 araw din ng paglalakad mula sa Nazareth papunta sa Ain Karim, ang lugar ni Elizabeth, mula sa Galilee papuntang Judea. But Mary went in haste, nang madali siya. She took the initiative. Siya ang nagkusa. Kaya nga ang sinabi ng ni Elizabeth, "Bakit dinalaw ako ng ina ng aking Panginoon?" Kahit na alam niya na siya na ngayon nagdadala ng anak ng Diyos na magiging hari, ngunit si Maria ay patuloy pa rin sa kanyang paglalakad. There was no sense of entitlement. Dakila yata ako. Ako dapat ang lapitan. Hindi ganyan si Mama Mary. Siya ang lumapit. Kaya nga nagtaka si Elizabeth na ginabayan ng banal na espiritu na nakilala na si Maria ay buntis at ang dinadala niya ay ang Panginoon. Kaya si Maria, si Elizabeth ay nagtaka, "Bakit ako din nadalaw ng aking Panginoon?" Isa ring katangian ni Mama Mary bilang evangelizer, her presence brought joy. Nagdala ng kagalakan. Kagalakan kay Elizabeth at kagalakan sa anak niya. "That a child in my womb leapt for joy." So, ang resulta, if you bring the good news, you bring goodness, you bring joy. At si Mama Mary mismo ay puno ng tuwa at puno ng pagpapasalamat. Makikita natin ito sa kanyang awit na tinatawag natin Magnificat, which is actually a song of praise, a song of joy. Hindi lang naging resulta ay kagalakan, siya mismo ay puno ng tuwa. And she came to serve. Hindi lang siya dumalaw, tumingin at umalis. Siya ay nanatili roon kasama ni Elizabeth ng 3 buwan. 3 buwan. Ibig sabihin, siya ay nanatili roon hanggang manganak si Elizabeth. Kasi narinig niya sa anghel, 6 buwan na siyang buntis. So, at ang presence ni Mama Mary sa kanyang pinsan ay para matulungan siya sa kanyang pag-alaga ng bagong buhay na kanyang dinadala. Kaya her presence was not destructive, but was bringing about life, bringing about joy. Yan po yung katangian ni Mama Mary. At hindi ba yan din ang sinabi ni Jesus? Sinabi niya sa kanyang mga alagad sa Last Supper,
I have said these things to you so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Sinabi ni Jesus ang mabuting balita para matuwa ang kanyang mga alagad. At ang tuwa ni Jesus ay mapapa sa kanila. At ganun ang ginawa ni Mama Mary. Ang tuwa niya ay pumunta kay Elizabeth, ay pumunta sa anak ni Elizabeth. Sinabi po ni Pope Francis, no, sa kanyang liham Evangelii Gaudium, "Joy adapts and changes, but it always endures, even as a flicker of light born in our personal certainty that when everything is said and done, we are infinitely loved." Diyan po nanggaling ang ating joy. Ang ating joy ay nanggagaling sa kamalayan at sa pagtanggap na tayo'y minamahal. Minamahal ng Diyos. Kaya yan po ang joy na ibinigay sa atin ni Jesus, that my joy may be in you, that your joy may be complete, that you realize that you are loved and loved by God Himself. At sinabi din ni Pope Francis, "Our technological society has succeeded in multiplying occasions of pleasure, yet has found it very difficult to engender joy. I can say that most beautiful and natural expressions of joy which I have seen in my life were in the poor people who had little to hold on to." Yan pong nangyari sa ating mundo. Maraming mga okasyon na nagbibigay ng pleasure, ngunit hindi ng joy. At sinabi ni Papa Francisco, marami siyang naranasan ng tunay na joy sa mga mahihirap, na wala na silang mapanghahawakan kundi ang pagmamahal ng Diyos para sa kanila. Dito po makikita natin an important aspect of Mary is presence. Yan po yung important aspect ng buhay ni Mama Mary, ang presence. At yan din po siya nag-evangelize pamagitan ng presence. Kaya Mary was present to Elizabeth for 3 months, the last 3 months of her pregnancy. Nandun siya kasama ni Elizabeth. Mary was present with Jesus in Nazareth habang lumalaki si Jesus. Nandyan siya sa tabi ni Jesus, siya nag-aalaga kay Jesus. We find Mary present in the wedding in Cana. Kaya siya ay nakatulong sa mga ikinasal sa Cana kasi siya ay present sa kanila. At tingnan natin ang quality ng kanyang presence. Si Maria ay present din nung si Jesus ay nakabayubay sa krus. Hindi siya nawala. Hindi siya tumakas. Nandun siya sa paanan ng krus ni Jesus. At Mary also was present now with the disciples after the ascension. Nung si Jesus ay umakyat sa langit at bumalik ang mga alagad sa Jerusalem, nandoon si Mama Mary, kasama ng simbahan, nagbibigay ng comfort sa mga alagad na nalulungkot na wala na si Jesus sa kanila. At ngayon po, yan yun isa sa pinaka-importante na gawain ng missionary. Presence with the people. Presence with the people. Hindi tayo pwede maging missionary na wala po ang presence. Pati na po yung mga contemplatives, pati na po yung mga mongha, they set up monasteries in the midst of the people, praying for the people. Kaya may mga contemplative monasteries tayo kahit na sa mga mission territories na alam na mga tao na may mga madre, may mga mongha roon na nagdadasal para sa kanila. Nandiyan din po yung works of charity among the people. Sa maraming mga lugar, hindi po sila makapagpahayag tungkol kay Jesus. Pero pinapayagan sila na mag-alaga ng mga orphans, mag-alaga ng mga may sakit,
magturo sa mga kabataan, works of charity, and people see that Christians are there. God is among them because of the works of charity. Ganun din po sa educators, sa mga schools. Marami tayo mga schools sa mga Muslim countries na ang karamihan ng mga estudyante ay mga Muslim, hindi naman mga Kristiyano. Ngunit doon po nararanasan ng mga teachers, ng mga estudyante na hindi mga Kristiyano sa pamamagitan ng education na ibinibigay natin sa kanila, nararanasan nila ang presensya ng Diyos. Kaya kailangan din ng presence ng mga pastors to be among the people, lalong-lalo na ngayong panahon ng COVID-19 na hindi umaalis ang mga pare. In fact, many times, putting also themselves in danger para maranasan ng mga tao na nandiyan ng simbahan, nagdadasal ang simbahan. Kahit na nga ang online presence, mararamdaman nila na online pagbukas ng television, pagbukas ng kanilang mga internet, nanun din ang simbahan. Although masasabi natin ang online presence is not a substitute for the real presence, pero at least mararamdaman ang presensya ng simbahan sa internet. At si Mama Mary ay continuous ang kanyang presence sa ating history. Kaya marami tayo mga apparitions ni Mama Mary sa buong mundo. May mga apparitions siya sa Europe, may mga apparitions siya sa Middle East, may apparitions siya sa mga Americas, sa North America, sa South America, sa Africa, may apparitions siya sa Japan, sa Korea, sa ibang mga bansa. To make people feel that she is present in our own lives. At tayo mismo. Kaya nga marami mga tao may malakas na debosyon kay Mama Mary kasi nararamdaman nila nandun siya, bahagi siya sa buhay natin. Tapos mapapakinggan din natin ang isang gawain ni Mama Mary as evangelizer doon po sa wedding at Cana, John chapter 2. Dito po mapapakinggan natin. On the third day, there was a wedding in Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there. Jesus and his disciples were also invited to the wedding. When the wine ran short, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." And Jesus said to her, "Woman, how does this concern of yours affect me? My hour has not yet come." His mother said to the servants, "Do whatever he tells you." Maganda po itong pangyayaring ito upang ipakilala paano kumikilos si Mama Mary. Nakita natin ang kanyang presence. Mary was present in the wedding feast. But her presence was not just a passive presence na siya yung pinaglilingkuran. It was an active presence. Siya ay nagmamasid. Siya ay tumitingin. At nakita niya ang pangangailangan. Bago pa nga malaman ng steward of the feast ng namamahala ng kasalan, nalaman niya na na magkukulang sila ng alak. So, nandiyan po yung mata ng isang ina na nakikita ang pangangailangan. At hindi lang nakita ang pangangailangan, gustong tumulong in a way, nakialam siya. Siya mismo naghanap ng solusyon sa problema. So, Mary took the initiative. Tulad ng pagdalaw kay Elizabeth, kanyang initiative, dito rin kanyang initiative na matugunan ang problema. At ang paraan ni Mama Mary, siya'y lumapit kay Jesus. Si Jesus ang solusyon. Ganun din sa mundo, marami tayong problema. Sana makita natin, si Jesus ang solusyon. Ilapit natin kay Jesus.
kahit na po ang pangangailangan ay masyadong makamundong pangangailangan, alak lang. Pero inilapit niya kay Jesus. Ibig sabihin, naniniwala siya na may magagawa si Jesus. Kahit na ang sagot ni Jesus ay parang inaayawan ang kanyang pakialam. Kaya parang sinabi ni Jesus, wala naman tayong pakialam dito. Bisita lang naman tayo. Wala pang panahon ko, wala pa sa schedule ko na ako'y may gagawin. Wala pang ginawa si Jesus na milagro noon. Pero hindi siya nasaktan. Kilala niya ang kanyang anak. May gagawin ang kanyang anak. Kaya inihanda niya ang mga tao sa gagawin ni Jesus. Ito lamang ang kaisa-isang utos ni Mama Mary sa Biblia. At ang utos niya, do whatever He tells you. Gawin niyo anumang ipapagawa niya sa inyo. Ganon po kumilos si Mama Mary. Pinapaabot ang ating pangangailangan kay Jesus, pinapaabot sa Diyos, at inihahanda niya tayo na gawin ang ipagagawa ng Diyos kasi may gagawin ang Diyos. At alam naman natin ang nangyari, sinabi ni Jesus sa mga nandoon, punuin niyo ang jars, ang lalagyan, ang tapayan ng tubig, kahit na hindi na nila kailangan ng tubig. Kasi ang tubig na yun ay ginagamit para sa panghugas ng mga bisita. Nandoon na yung mga bisita, hindi na kailangan. Pero pinalagyan ng laman ni Jesus. At yung mga tao naman ay generous na generous, pinundo hanggang sa labi ng tapayan ang tubig. At pinasandok ni Jesus at lumabas ay alak. At hindi lang ordinaryong alak, first class na alak. Pagkatapos ito, ito yung narinig natin sa Gospel ni John. Jesus did this as the beginning of His signs in Cana in Galilee, and so revealed His glory, and His disciples began to believe in Him. After this, He and His mother, His brothers, and His disciples went down to Capernaum and stayed there only a few days. So ito yung unang milagro para kay John sa kanyang gospel. Ang mga milagro ay tinatawag niyang signs. Ito yung unang milagro na ginawa niya, no, sa Galilee. At dito, unang naranasan ng mga alagad ang kanyang kaluwalhatian sa pamagitan ng kanyang milagro. And this was done at the prompting of Mary. Nandoon si Mama Mary, siya ang nagpasimula kay Jesus para po sa kanyang misyon. Dito po ang mahiwagang gawain ni Maria. So Mary occasioned the first miracle of Jesus. She facilitated the action of Jesus. Si Jesus ang manliligtas. Siya ang kumikilos. Ang gawain ng evangelizer, ang gawain ng missionary is to facilitate, to give the opportunity for the saving action of Jesus. Hindi naman ang missionary ang nagsisave. Siya pong nagdadala sa mga tao kay Jesus at si Jesus ang nagliligtas. Si Jesus ang nagbibigay ng grasya. Kaya dito makikita natin ang role ng evangelizer, ang role ng missionary, dalhin ang mga tao, ihanda ang mga tao sa gagawin ng Diyos na panliligtas tulad ng ginawa ni Mama Mary. The life of the church should always reveal clearly that God takes the initiative, that He loves us first. Ito po yung sinabi ni Pope Francis. It's God who saves. It's God who takes the initiative. And that He alone
gives growth. Ang Diyos lang naman ang nagbibigay ng buhay, ng katatagan sa atin. This conviction enables us to maintain a spirit of joy in the midst of a task as demanding and challenging as it engages our entire life. God asks everything of us, yet at the same time, He offers everything to us. Kaya nagkakaroon tayo ng confidence kasi ang Diyos naman ang kikilos. Kaya ang resulta ng trabaho ng missionary ay hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa Diyos. At kinikilala ito ng missionary, ng evangelizer. Kaya hindi siya nagmamadali. Hindi siya natatakot sa seeming failure. Kasi alam niya, kapag kumilos ang Diyos, wala pong failure na nangyayari. Kaya talagang makikita natin si Mama Mary as the first evangelizer, as the foremost evangelizer, that Mary supports the work of Jesus. He does not take over the work of Jesus. Siya po ang sumusuport. Paano niya ginagawa ito? By her intercession, she intercedes. Siya ang nakikiusap, kaya sa atin din, palagi ang panawagan natin, pray for us. Holy Mary, Mother of God, pray for us. Health of the sick, pray for us. Pangalawa, how does she facilitate the work of Jesus? She leads people to follow Jesus. Kaya ang utos niya, do whatever He tells you. Kaya si Mama Mary ay tuwang-tuwa kapag nakikita niya na ang mga tao ay sumusunod kay Jesus at nagbibigay siya ng grasya sa atin upang matanggap natin ang gawain ni Jesus para sa ating kaligtasan. Hindi po si Mama Mary ang magliligtas sa atin kundi si Jesus. Ngunit sinusuportahan ni Mama Mary ang pagkilos ni Jesus sa ating buhay. And then, Mary takes care of His disciples as a mother does. Kaya nung si Jesus ay umakit na sa langit, hindi iniwan ni Mama Mary ang simbahan. Nandun din siya sa simula ng buhay ng simbahan. As a mother, she took care of John, the beloved entrusted to her. Hindi ba nung si Jesus ay nasa krus, sinabi niya kay Mama Mary, "Woman, this is your son." And mula noon, tinanggap na ni Mama Mary si John the Evangelist, who stands for each one of us as her child, na inalagaan niya. At ganong ginawa ni Mama Mary sa simbahan. Siya'y nandoon, ang presence siya'y nandiyon upang gabayan din tayo hanggang ngayon. Ganyang ginagawa ni Mama Mary. Patuloy tayong ginagabayan sa ating paglapit sa Diyos. That's why Mary is present in the church, praying with the church, and comforting and strengthening the disciples hanggang ngayon. Lalong-lalo na ngayong panahon ng COVID-19. Sana tumawag tayo kay Mama Mary. Ipinagdadasal niya tayo, maniwala tayo. At sa ating kagipitan, dahil sa nagkasakit, dahil sa namatayan, dahil sa nawalan ng trabaho, call on Mary. She comforts us as a good mother. And she strengthens us, pinapalakas niya tayo. Yan sana ang tiwala natin sa Kanya. So yan po si Mary as evangelizer, even now, works among us, kumikilo siya para sa atin. At ang isa pong dasal ng maraming tao ngayon ay ang rosary. Kapag sinasabi natin, magdasal kayo, marami mga tao kumukuha ng rosary at nagdadasal. Mga pamilya, nagkakaisa dahil po sa pagdadasal nila ng Holy Rosary. You know, rosary is a very good prayer. Because napag-iisa tayo, matanda man, bata man, ay nakakasabay sa pagdadasal. At hindi lang, ang pagdadasal ng rosary ay nakasentro kay Jesus.
ang ating mga mystery na pinagninilayan ay mga pangyayari sa buhay ni Jesus. Nung siya ay pinanganak, inalay sa templo, nawala, nakita sa templo, nung siya ay nagsimulang bininyagan ni Juan Bautista, nung siya ay nasa Cana of Galilee, gumawa ng unang milagro, nung siya ay nagsalita, nagpagaling ng mga may sakit, nung siya ay nagbagong anyo niya sa bundok ng Tabor, nung siya ay nandoon sa huling hapunan, sa unang misa, nung siya ay nasa harden, nung siya ay pinasakitan, nung siya ay nilagyan ng korona ng tinik, nung siya ay nagdala ng kanyang krus, nung siya ay namatay sa krus, nung siya ay muling nabuhay, nung siya ay umakyat sa langit. Tingnan nyo, binabalikan natin kapag tayo nagro-rosary ang buhay ni Jesus. Kaya napakaganda sa rosary. Every day that we pray the rosary, we give 15 minutes every day to think about Jesus. Kaya kasama ni Mama Mary, binabalikan natin uli ang buhay ni Jesus. Ganun po kaganda para sa atin ang prayer of the Holy Rosary. Kaya Mary continues to evangelize us by bringing us to Jesus. She leads us to Jesus. Kaya ang true devotion to Mama Mary is ultimately measured by how much we love Jesus, by how much we become more like Jesus. Kaya huwag po tayong matakot na mahalin si Mama Mary, kasi dinadala niya tayo kay Jesus. At malalaman natin na may devotion tayo kay Mama Mary, at tamang ating devotion kay Mama Mary kapag tayo'y napalapit kay Jesus. Iyan po yung role ni Mama Mary ngayong panahon ng Year of Missio Agentes. Siya ang unang tumanggap sa mabuting balita. Siya ang unang nagbigay ng mabuting balita kay Elizabeth. Patuloy niyang binibigay ang mabuting balita sa simbahan hanggang sa ating panahon ngayon. At paano niya ibinibigay ang mabuting balita? Una, she takes the initiative. Ganun din dapat ang mga missionary. Sila ang mauuna. They go out of their way. Hindi pangkaraniwang gawain. Siya'y lumihis ng landas para bisitahin si Elizabeth. She goes out of her way to be with us. At isang mahalagang karakteristik ng presence ni Mama Mary ay ang kanyang presence. Nandoon siya sa buhay ni Jesus. Nandoon siya kay Elizabeth. Nandoon siya habang si Jesus ay nagpapasa ng krus. Nandoon siya nung si Jesus ay nakapako sa krus. Nandoon siya sa unang simbahan kasama nila. The presence of Mama Mary. At makikita din natin na si Maria ang naging dahilan sa unang milagro ni Jesus. Unang pagpapakilala ni Jesus sa kanyang mga alagad. At si Mama Mary, ang kanyang gawain ay dalhin tayo kay Jesus. Tulungan tayong sumunod kay Jesus. Mapalapit tayo sa kanya. So, iyan po ang tunay na debosyon para sa ating mahal na ina. Kaya ngayon po na panahon ng 500 years of Christianity sa ating bansa, panahon ng Missio Agentes, hawakan natin ang kamay ng ating mahal na ina. Magpagabay tayo sa kanya. Ginabayan tayo ni Mama Mary sa loob ng 500 taon. Kaya tayo mga Pilipino, kilala tayo na isang bayan na masintahin sa mahal na ina. Patuloy niya tayong gagabayan. Lalong-lalo na ngayong panahon ng taghirap dahil po sa panahon natin ng pandemic. Tumingala tayo kay Mama Mary. Magdasal tayo sa kanya. Lalong-lalo na po ang panalangin ng Santo Rosario. Dito tayo ginagabayan ni Mama Mary na lumapit kay Jesus. Humingi ng kanyang tulong
at matularan siya sa ating buhay. Tandaan po natin, ang tunay na debosyon kay Mama Mary, kung tayo'y napalapit kay Jesus, naging tulad ng kanyang anak na si Jesus. Mary, Mother of the Church, pray for us. Mary, the first evangelizer, pray for us. Sa Pabillo, your talk was very clear and helpful. I'm glad to have learned more about Mama Mary's role in the Missio Agentes. I can't believe that out of 7.8 billion world population, only 2.4 billion or only 30% are Christians. Meaning, we have a lot of work to do as missionaries. Truly, Mama Mary has shown us the qualities of being a good evangelizer for Christ. To share with us their own stories on evangelization, let us listen to our first sharers, Brother Arvin and Sister Margie Faustino, followed by Brother Nonoy Canuto. Hi, brothers and sisters of the CFL community. My name is Brother Arvin Faustino. Ang katabi ko po ay ang aking lovely and loving wife na si Sister Margie Faustino. We are blessed with 3 children and we belong to Chapter 3 of Cluster 3. Today, we will share with you our personal experiences on how Mama Mary touched our lives tsaka kung paano niya pinadama sa amin yung pagmamahal niya bilang ating ina. I grew up and graduated from a Catholic school. We were taught to follow the teachings of the Catholic Church, including on how to pray the Rosary. However, kahit na I was in a Catholic school, it never came to my mind kung paano pahalagaan tsaka seryosohin yung mga tinuturo sa akin. This is because iba yung priorities ko and I was so focused on other things. Me and my parents went to church every Sunday and my mom always prayed the Rosary sa bahay namin. And may mga times pa nga na naalala ko yung binabahay-bahay si Mama Mary and palaging dinadala sa house namin. I had a good life before. Masaya talaga family ko even if I was the only child of my parents. We were so happy. And then all of a sudden, biglang nag-turn around dito into 180 degrees. Every day sila nag-aaway. There was shouting, tsaka mga physical na sakitan. Kaya sobrang torture sa utak ko. Nagkaroon talaga ako ng emotional sufferings. But because andun yung Catholic values ko, and I trust that God and Mama Mary loves me, hindi ako nagpa-apekto. Hindi ako naging rebelde sa mga parents ko, tsaka pinakita ko sa kanila na despite the emotional sufferings that I experienced, hindi ko pinabayaan yung studies ko, at hindi ako nagkaroon ng bisyo. In short, I have decided to be a good son to them, kahit na ganun na ang mga nangyayari sa family namin. So moving forward, when I was already in first year college, noong 1996 yun eh, inatake yung dad ko. He suffered from a brain aneurysm. Tinakbo namin siya sa hospital. Comatose siya for one day and then after less than 24 hours, binawian na din siya ng buhay. He was only 41 that year, so kami na lang ng mom ko. And because of the situation, we need to be strong to face our new life. I always see my mom praying the rosary, pero never ako nag-join sa kanya. Kasi hindi pa pumasok sa isip ko na pahalagahan talaga yun during that time. Then, after 3 years, by God's grace, natagpuan ko si Margie at nalaman namin na nagmamahalan kami. Sa buhay namin mag-asawa, we have fought a lot of battles. It was really difficult, lalo na nung nag-uumpisa pa lang dahil bata pa kami nun. We had our struggles dahil nagsisimula pa lang nga kami. So, kailangan pagkasyahin lahat ng budget. That time, nakatira pa kami sa mom ko. So, alam niyo na, kailangan makisama wife ko, tsaka ako.
And we all know naman na hindi madalas nagkakasundo mga magbiyenan. Kaya we decided na din na magsarili kami at umiwalay ng tirahan. Pero after a year, nag-suffer naman ng stroke yung mom ko. So we have to take care of her. Nakailang stroke din siya, so me and actually more of my wife, we took care of her. Pinapaliguan siya, binubuhat, nagpapalit ng diaper and all those caretaker tasks. Kasi she was paralyzed already. Hindi na niya kaya bumangon o tumayo mag-isa. I remember that we already are active sa mga services namin sa church and member na din kami ng community ng mga panahon na yun. Kaya nasimulan na namin yung pag-rosary everyday. Tsaka that time, kasama na namin yung 3 kids namin and best pati ang mom ko. Then something happened in 2018. Nagkaroon ng severe depression or mental disorder si Sister Margie, my wife. Tapos my mom suffered from another stroke. And to top it all, I also lost my job. During that time, I'll be honest, I was really crying and questioning God kung bakit buong buhay ko na lang, parati na lang ako nakaka-experience ng mga problems na matitindi. Tinatanong nga, kailan matatapos? So, nasa hospital na nga yung wife ko. Mga 2 months din siya sa hospital without any visitation or communication allowed. That time, yung mom ko, kahit na mahina na siya, she was trying to cheer me up na mag-pray at mag-grocery kami every night for my wife's recovery. Dahil nga, nami-miss na daw niya si Margie at mahal na mahal niya kami at gusto niya buo yung family namin at maging masaya kami. Nagsisimba kami ng mga anak ko, saka everyday kami dumadaan sa Adoration Chapel to pray for my wife's recovery and my mom's as well. I prayed to God and Mama Mary to protect me and give me the strength to overcome the challenges na hinaharap namin. Sobrang hirap talaga, hirap ng pagsubok. Hindi ko alam kung ano ang kalagayan ng wife ko dahil minimal lang ang update sa akin ng doctors niya. Ngayon naman po, my wife will also share with you her personal experiences on how we felt the love of Mama Mary for our family. Hello po ulit, brothers and sisters. Ako po si Sister Margie. Sa Catholic school rin po ako nag-aral at nagro-rosaryon din po kami sa bahay. Pero bilang bata po, ako po ay pasaway at hindi nakikinig. Wala po akong idea kung ano yun. Memorize ko lang. So sa paglipas po ng panahon, hanggang nag-high school, nag-college, nakagraduate, nagtrabaho, tapos po hanggang naging asawa ko si Brother Arvin, nagre-rosaryo po kami paminsan-minsan. Hanggang nakaranas na ako ng pagsubok. Yun pala, tinatawag na ako ng Panginoon. Umattend pa po ako ng parish renewal experience sa simbahan. Diyan po ako nahiya kasi hindi po ako marunong magdasal ng personal sa Diyos at kay Mama Mary. Yung heart to heart. Puro memorize lang. Hanggang naging choir po ako, kalaunan, naging member na po ako ng CFL. Ngayon po, paano ko po ba naranasan ang pagmamahal ng Diyos at ni Mama Mary? Nagsimula kami magrosaryo gaya ng nabanggit ni Brother Arvin nung nagkasakit na po si mama niya. Pati po yung mga anak namin nasanay na. Tapos po ay dumating yung panahon na na-diagnose po ako ng schizophrenia way back 2018. Wala po ako sa tamang pag-iisip. Tapos dinala po ako sa hospital dahil hindi na po ako kumakain, hindi na rin po ako natutulog at nagpapakamatay na rin po ako. Habang ako po ay nasa hospital, sa unang buwan ko, sinusuka ko po yung pagkain tsaka yung gamot ko. Akala ko po kasi nilalason ako. Kaya po ini-injection na nila ako ng pampakalma kasi may fear po ako. Ang tingin ko po sa mga doctors, demons, tapos ang ER, hell. Pero nung may ginawa po silang therapy sa akin, bali naka-10 sessions po ako, yung tinatawag nilang electroconvulsive therapy. Yung ika-3rd po nun, okay na po ako. Dito na po ako muling nag-rosary. Gamit-gamit ko lang po yung mga daliri ko dahil bawal po ang rosary sa psychiatry ward. Dito ko po naranasan ang pagmamahal ni Mama Mary. Kahit noon, di ko nauunawaan. Meron po wala siyang mga promises at nilalapit tayo sa Panginoon.
kahit na kami po ay hindi magkasama ni Brother Arvin noong mga panahon na yun, parehas po kami nagdadasal ng rosary, tuloy-tuloy lang. At dahil po doon, nakaranas kami ng milagro dahil ako ay pinagaling. Si Mama Mary ay andyan lang pala at lagi nating kasama. Kaya po noon, nakalakihan namin ang pagro-rosaryo. Ngayon po, naipasa na rin namin sa mga bata. Kagaya po namin ni Brother Arvin, nagsimula kami sa pagro-rosaryo noon. Kaya every 6 p.m. nagro-rosaryo po kami dito sa bahay at minsan po ay isinasali po kami sa paglilid ng rosary sa aming simbahan. Tulad po ng nabanggit ni Sister Margie, kami man po ay hindi magkasama sa mga panahon na yon dahil nga nasa hospital siya, ako naman po nasa bahay namin. Naging sandalan namin ang ating Panginoon at si Mama Mary sa pamamagitan ng pagdarasan namin ng rosary. At hanggang sa pagpalong ng mom ko, naging mapayapa yung kanyang pagkamatay at nakapag-rosary pa nga siya bago siya mamaalam. Brothers and sisters, kagaya namin ni Sister Margie, lahat tayo may mga pinagdadaanan na iba't ibang pagsubok sa buhay natin. Katulad din ni Mama Mary, naranasan niya yung hirap at pagdurusa lalo na ng kanyang anak na ating Panginoong Hesukristo ay parusahan at ipinako sa krus. Hindi man natin maintindihan kung bakit tayo nakakaranas sa matitinding pagsubok, lagi natin tatandaan na ang pagmamahal sa atin ni Mama Mary ay kagaya ng pagmamahal niya sa kanyang anak na si Jesus. Natutunan namin ni Sister Margie na totoong andyan ang kanyang presensya at hindi dapat tayo mawawalan ng pag-asa kapag pakiramdam natin parang katapusan na ng lahat. Ngayon, magaling na si Margie, meron na rin akong job, I have a great family and a CFL community. We hope and we pray, our dear brothers and sisters, that we will all continue to pray the rosary at kausapin natin si Mama Mary at tsak na pakikinggan niya tayo. In conclusion, let Mama Mary be with us as we journey through life in all aspects, most especially for our evangelization work in our CFL community. Let us request for her presence always as we do our purpose, our missions in our lives as we move toward our Lord Jesus. Also, brothers and sisters, as our team this year tells us, let us rejoice in hope, endure in affliction, and persevere in prayer, now and more than ever, together with Mama Mary. Magandang gabi po at maraming salamat sa inyong pakikinig. God bless you and Mama Mary loves you. Good evening, brothers and sisters. Ako nga po pala si Brother Nonoy Canoto at ang aking may bahay ay si Sister Remy Canoto. Kami po ay biniyayaan ng dalawang anak, si Mara ang aking panganay at si Makmak naman ang aming bunso. Kami po mag-asawa ay nag-join ng community taong 1999. At sa kasalukuyan po ay chapter leaders ng chapter 2 of cluster 3. Kami mag-asawa ay nagsimula maglingkod at naging aktibo rin sa gawaing simbahan. Naging isa rin akong lay minister, naging BEC coordinator sa Christ of the King of the Universe Parish, at ako po ay bumababa sa mga areas o kawan na nasasakupan nito. Ito ang mission ng ating community, na ipahamagi sa iba ang salita ng Diyos. At sa kasalukuyan ay hawak namin ang community sa Holy Family Parish. At napakalaking challenge sa aming mag-asawa ang matalaga bilang chapter leaders sa Holy Family Parish, kung saan karamihan sa naging member namin ay medyo kapos ang pamumuhay at maging kami rin ay di rin financially stable. But we take the challenge and continue our mission. At ang panghuli at pinaka-importante sa lahat, kailangan bukas ang ating mga mata at isipan sa mga taong hindi talaga kinikilala at tinatanggap si Kristo sa kanilang buhay. Mission natin sila ay maakay at maipalapit sa Diyos. Mahirap pero tularan natin si Mama Mary na may kusa na nananatili mapagkumbaba at ang presensya ay nagbibigay ng gaan at ligaya sa iba. Sa pagdadasal natin ng Santo Rosario, muli nating naaalala ang buhay ni Jesus kasama ng ating inang si Maria. Last year po, nagsimula ang pandemic. Halos lahat tayo ay stay at home lang. So, balit sa aming block, dito sa J.K. Rimarville, kami po ay nag-usap-usap na mag-Holy Rosary tuwing ika-7 ng gabi at Divine Mercy tuwing alas 3 ng hapon. Noong Abril 2021, nagpositibo sa COVID-19 ang ating bayaw na nakatira dito sa aming bahay. Siya ay dinadialisis ng 2 taon na. At dahil sa komplikasyon, ay hindi din siya nakakakita.
kinakailangan na ma-swab test siya dahil marami sa mga kasama niya sa dialysis center ang nagpositibo. Nang malaman ko po ang swab result dahil ang unang tinawagan ako ng kanyang panganay na anak, boom! Parang bomba na sumabog sa pagdinig ko ang balita. Pumasok agad sa isip ko na paano kami? Paano ang pamilya ko? Dahil kami talagang may close contact sa pasyente. Ang daming naglalaro sa isipan ko. Paano kami at saan namin i-isolate ang bayaw ko? Dahil maliit lang din ang bahay. Paano mga anak ko? Paano kung kami ay magpositibo din? First, what I did was to inform the barangay about our situation at ang advice nila, huwag lalabas ng bahay. So paano na kami? Wala man lang kaming pagkain na na-stock sa bahay. Kung mayroon man, ay alam namin hindi ito sasapat sa quarantine days ng buong pamilya. At hindi lang yan, ang naka-stress na part ay yung hindi kami makahanap ng hospital na pagdadalahan sa aming pasyente. May kakilala at nakausap kaming head nurse sa QCGH na sinasabing may bakante daw doon, kaya't agad nakipag-coordinate kami sa barangay. Ngunit pagdating doon, ay bigla na lang naubusan ng slot, kaya't muling binalik sa bahay ang pasyente. On the way home, tumawag ang anak niya na kung saan itutuloy ang kanyang ama. So pinakiusapan namin ang isang kapatid ni Mrs. na doon muna ituloy ang dahil mayroong space na pwedeng i-isolate ang pasyente. Ngunit tinagyan ito dahil daw may sakit din siya at baka mahawa. Ang hindi ko inaasahan ay nasabihin ng dalawa kong anak na ibalik sa bahay ang kanilang tiyuhin. At ang binitawang salita ay saan natin ilalagay si Tito? Sa kalsada at hayaang mamatay? Total, close contact naman na tayong lahat. So in any way, exposed na tayo. Natouch ako at the same time biglang lumakas ang loob ko dahil di ko sukat akalain na fighter din pala ang aking mga anak. Twice na nangyari na tinanggihan kami ng hospital at sa mga oras na ito ay 5 araw ng lapse ang skid ng dialysis ng aking bayaw. Kaya talagang nahihirapan na ang kanyang katawan. Sa awa ng Diyos, ay nakahanap kami ng tatanggap sa kanyang hospital sa Laguna para siya ay madialysis pansamantala. Kaya kahit malayo at mahal ay talagang ginarap namin at kinabukasan, schedule na rin ang aming swabbing buong magpamilya. April 13, 2021, kami ay pumunta sa lugar kung saan kami ay saswab. Tumawag sa amin ang barangay na nakahanap na daw sila ng hospital na pagdadalhan. At thank God, ng araw din na iyon ay na-admit na siya sa QCGH. Tunay na hindi ka mag-iisa kapag napapalibutan ka ng mga taong kasama mong naglilingkod sa Diyos. Dahil sa bawat araw ay hindi kami nagugutom physically at spiritually. Buhay na buhay kami sa mga pagkain na natatanggap namin, pero mas nabuhay kami sa dami ng panalangin na sinasama kami. Mama Mary leads people to follow Jesus. She said, "Do whatever He tells you." Mama Mary is most happy when we are faithful to the Word of God. Mama Mary continues to be the evangelizer. We are encouraged to become like Jesus. True enough that prayer is powerful. True enough that through Mama Mary, ang panalangin natin ay didinggin. Be humble and you will be exalted. Napatunayan ko yan sa pagkatao ko dahil ang bawat tapang ay may katapat. Nagpakumbaba ako sa harapan ni Mama Mary at sa Diyos. At dinig nila ang aming panalangin. At nang lumabas ang result, lahat po kami ay negatibo sa COVID. Sa ngayon, nakalabas na rin ang aking bayaw at kami naman ay naging ligtas at mas naging matatag. Thank you sa mga kasama namin sa pagrosaryo. Thank you, Mama Mary. Thank you, Jesus. Thank you very much. God bless. We are truly inspired by Mama Mary. And as a sign of our love for her, the CFL Singles Band of Cluster 3 would like to offer a song in her honor. Bless.
us wisdom, teach us love. Blessed are you, Lord, when we may listen to our lamentation. Bless the saints with my spirit. Cluster 3 Singles Band for the beautiful Catholic Marian hymn. Now it's time to watch two more short videos. The first video is an honoring of our mothers, since May is the month we celebrate Mother's Day. The second video marks the launch of our First Fruits Friday to inspire us to be a community gifted to give. I wanna be strong like you. I wanna be tough like you. I wanna learn how to face what the world throws at me like you. I wanna be brave like you. I wanna be kind like you. Hi, my name is JD Gagang from C1C4, and my mom's name is Reggie Gagang. She loves baking for us just to make us happy. Hi, I'm Angel Pamela from CFL Kids, and this is my mom, Arlene Pamela. I love my mom because she makes me cook every night. Happy Mother's Day! Hi, I'm Akel from CFL Kids, and this is my mom, Rowena Tarantino. I love cream because she is simply amazing. Happy Mother's Day! And when they ask me who I wanna be, hi, my name's Chestra from CFL Kids, and this is my mom, Anne Kuveen, and I love my mom so much because she is the best mom I could ever have. I wanna be tough like you. I wanna learn. Hi, my name is Gadrine from CFL Kids. This is my mom, Shek Terado. I love my mom because she always knows how to read, write, and everything. Happy Mother's Day, mom! I wanna be. My mom is so cute when she gets pissed at us. My mama is so cute whenever she asks for hugs. She would say, anak, hug mo nga ako. Ang tagal na nang wali mo akong hinag. Eh, hinag ko lang naman siya kanina. I'm David Yango, part of CFL NJ Youth. My mom's Karen Yango. She's pretty cool. She offers support when I need it. Sorry, mom, I'm just tired all the time. I've been sleeping so much. Happy Mother's Day! Hi, my name is Lisa Della Costa. I'm from CFL New Jersey Youth. My mom is Lily Beth Della Costa. My mom is so cute when she's singing and dancing to musicals in the car. Whatever mama say, you best do it. Whatever mama say, you best do. Whatever mama say, you better listen to your mama. Hi, my name is Angelica Vicente Polador from CFL Singles. This is my mom, Susan B. Polador. She tries hard to be a millennial when she's working out with my sister, like this. Don't forget to take the garbage out, don't want no excuses anymore. Call your sister, cut the grass.
Hi, I'm Mac Canuto, and this is my mom, Rebby Canuto. She tries hard to be a millennial by doing these kinds of selfies. Hi, this is my mom, Togma Casilio. She tries really hard to be a millennial when my brothers and I use slang. She tries to use her own little words and whatnot. Hi, this is Ange Sebastian from CFL Singles, and this is my mom, Noemi Sebastian. My mom tries really hard to be a millennial when she does a 10-step Korean skincare routine. My mom has adapted to the new normal by becoming a virtual mom. And even when we're apart, she finds a way to remotely take care of me. And to me, that's a mom in the new normal. Sending ayuda and doing the Lord's work from home. Happy Mother's Day, Mama. And I love you very much. That's what my mama say. Boy, don't get small and don't talk. Mama said there'll be days like this. There'll be days like this. Mama said. Mama said. Hi, I'm Nedy Cagete from CFL Maidens, Pastor 1. My mother's name is Vicenta Cagete. I remember my mother for being so selfless. She is willing to sacrifice her own needs for the benefit of not only her loved ones, but also for others. Ako po si Sister Emma Villanueva ng Cluster 2. Ang pangalan po ng mama ko ay Norma Huerto. Ang namimiss ko po sa mama ko ay ang kahiligan niya pong magluto ng masasarap na pagkain kahit na po wala na po siya dito. Happy Mother's Day, Mama, at sa lahat po ng mga mothers, Happy Mother's Day po. Hi, I'm Mercy from Cluster 3, Chapter 5, Maidens. Naalala kong nanay dahil lagi kami magkasamang magsimba at matrosaryo. Hi, ako po si Sis Beth de la Cruz ng Cluster 3 Maidens. Naalala ko po ang aking nanay Mirna kapag ako ay nagluluto ng kakanin na siyang naipamanay niya sa akin. Like I'm looking at you. Hi, my name is Marlene Lacabe from CFL Maidens Cluster 5. This is my mom, Florentina Palagdan. Naalala ko ang nanay ko kapag ako ay nananahin ng mga damit dahil mahilig siyang manay. You might have a mom, she might be the bomb, but ain't nobody got a mom like mine. Hello mga kapatid, ako nga po pala si Brother Freddy. Ang aking nanay, si Nanay Suma. Wala kayo sa nanay ko. Sa edad niyang 80 anos, malakas pa ang kanyang pangangatawan. Nakakagawa pa siya ng konting gawain bahay, nakakapagluto, nakakapagtanim, at nakakapag-exercise pa siya sa edad niya na ito. Kaya wala kayo sa akin. Ako si Ricardo C. Kingsman ng Cluster 2. Ito ang aking ina, si Maria Villagos C. May ang tawag ko sa kanya. Kanyo, maganda na, mukhang mayaman pa. Gets mo? Ako po si Brother Ray Bernardo ng CFL Kingsman. Ito po ang mama ko, si Olive Bernardo. Wala po kayo sa kanya pagdating sa panluluto. Ang specialty po niya ay dinuguan at igado. The best po sa sarap. Ping, 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 ping. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? My mom is awesome because she supports us in everything that we do. My mom is awesome because she's our grammar Nazi, our fashion stylist, and our overall consultant in life. My mother-in-law is awesome because she can brighten up a room with just her laugh. She's my mom. My mom is awesome because she's loving and very supportive. And she always gives great advice. Happy Mother's Day. We love you. Boy, I'm so happy. She'll take you in, feed your friends. Her open arms are welcoming. She'll rub your back all night when you're crying. She'll
listen to you tell your story. Hold your fear and all your worries. Help you find the truth when they're all lie. Even when it's hopeless, she keeps trying. She's your mother, you love her. There won't be another place like her again you call home. She stands here to help you. There's nothing she won't do. As long as she's alive, you're not alone. You've got each other. That's your of mission. Totally yours, we give ourselves. Faithfully yours until the end. To your mission, God, we give our hands. To your mission, Lord, we give our hands.
love you, dear mothers. You have done so much for us. And Lord, thank you for giving us the chance to give back to you each month with an offering of our first fruits. Allow us to be more giving, because to give is to love you much. It has truly been a night of celebration. Thank you for our speaker for tonight, Bishop Pabillo, for deepening our appreciation of Mama Mary as our first evangelizer. Thank you to the inspiring stories of our sharers. Let us also greet our birthday celebrants for this month of May. Happy, happy birthday! And for those celebrating their wedding anniversaries like us, happy anniversary! God bless all of you! Our May 2021 Community Teaching Night has come to an end. But let us remember to keep everything we've learned tonight in our minds and in our hearts. Brother Ray Bangay, Cluster 3 Singles Coordinator, will now lead us in our closing prayer. Good night, and God bless you always, dear brothers and sisters in Christ. Good evening, brothers and sisters. Let us pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Salamat po, Diyos, at sinamahan mo kami sa aming community teaching night. Dahil dito, lalo namin nakilala si Mama Mary, na tunay mong mapagmahal na ina, na siyang nananalangin sa atin ng mga makasalanan at ang mga unang nangangaral ng Ebanghelyo na dapat nating tularan. Samahan mo po kami, Panginoon, sa aming mga misyon upang lumago kami at maging tunay na inspired evangelizers and missionaries na handang harapin ang mga taong di pa nakakilala sa iyo. Bigyan mo po kami, O Diyos, ng mabuting pananalita, paggalang, kahinahunan, kababaan ng loob at pagpapatawad, pagmamahal upang maikasatuparan namin ang aming mga misyon. Patnubayan at palakasin mo kami lagi sa araw-araw naming gawain, patuloy na pagbuhos sa pagmamahal at mga biyaya. Mga kahilingan namin sa iyo, Panginoon, na ito sana ay pakinggan niyo ang lahat na panalangin namin sa bawat pamilya, at bigyan mo po kami, Panginoon, ng magandang kalusugan ng bawat isa. At ganoon din sana, Panginoon, mawala na ang mga papinsalang COVID-19. Salamat po muli, Panginoon, sa aming mga panalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Brothers and sisters, let us pray the consecration to the Immaculate Heart of Mary. Most Holy Virgin Mary, tender Mother of Men, to fulfill the desires of the Sacred Heart of Jesus, we consecrate ourselves and our families to our sorrowful and Immaculate Heart, O Queen of the Most Holy Rosary, and we recommend to you all the people of our country and all the world. Please accept our consecration, dearest Mother, and use us as you wish to accomplish your design in the world. O sorrowful and Immaculate Heart of Mary, Queen of the Most Holy Rosary, and Queen of the world, rule over us together with the Sacred Heart of Jesus Christ, our King. Save us from the spreading flood of modern paganism. Kindle in our hearts and homes the love of purity, the practice of a virtuous life, and under seal for souls and the desire to pray the rosary more faithfully. We come with confidence to you, O Throne of Grace and Mother of Fair Love. Inflame us with the same divine fire which has inflamed your own sorrowful and Immaculate Heart. Make our hearts and homes your shrine, and through us make the heart of Jesus, together with your rule, triumph in every heart and home. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and in the hour of our death. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.
Yeah.